nasaan na ang pinangakong pagpapauwi ng 24,000 stranded OFWs sa Maynila? Nasiguraduhin makakauwi na ang 24,000 na mga OFWs. Ito ngayon ang sitwasyon sa NAIA Terminal 2. Lunes madaling araw nagsimula ang libreng uwi ng Pangulo. Tatlong araw umano matatapos ng OWA at Task Group Bayanihan ang programa. Dapat iuwi namin 24,000. Kaya ang target namin 8,000 per day. Tulog, puyat, emotional stress ang karamihan. But remains ako ngayon 15. May ilan pa na ginagawang tulugan ang hindi umuusad na conveyor belt carriers. Oh, dito na kami sa tulog. Walang solidong impormasyon na ipinarating sa amin na may flight kami na nung pag-pull out sa quarantine facility ng OWA, pagdating namin dito, wala palang flight na maasahan kami. Kaya na-stranded kami. Namimigay naman ang pagkain sa loob. Pero walang social distancing. Pumunta kami ng dito sa Terminal 1, sa OWA din. Pinasa ako sa Coast Guard. Pagdating ko dun sa Coast Guard, pinasa ulit sa Terminal 2, sa OWA ulit. Pagdating ko dito sa Terminal 2, binigyan lang kami ng contact number. Ang particular na grupong ito, from Palawan, may tatlong araw nang naghihintay ng flight. Ilang araw na kayo dito sa airport? More than 2 days na. Kagabi wala pa rin kaming tulog. Dalawang gabi talaga wala kaming tulog. Tapos kain namin, dalawang beses lang kain na sa maghapon. Kailangan daw umabot ng at least 140 na katao na OFW mula sa Palawan para maka-avail ng flight dahil bayad ng gobyerno ito at nang di raw masayang. Tapos ang gusto pa ng OWA, dapat nandito kaming lahat sa airport para daw mabilang kung ilan kami. E paano nga sila makakalabas ng hotel kung walang advice ng OWA o Coast Guard na makalabas sila? Pero sa islang maliit lang ang populasyon, malabong aabot ang mga Palawenyo. Walang koordinasyon ang local government ng Puerto Princesa at Palawan sa national government at OWA. At ayaw rin itong mag-sponsor ng flight. Kailangan rin ipaalam ng OWA ang pagpasok ng mga OFW sa kaap at lokal na pamahalaan ng Palawan. Nasa sa kanila kung tatanggapin nila kami. Hindi na nila maantay ang biyahe ng Tugo na na-cancel sa May 29. At sa June 2 pa raw ang biyahe nito. Kung hindi na po kami makaka-flight, ibabalik daw po kami sa facility kahapon. Hindi naman kami nabalik. Kaya sabi namin, mag-ano na lang kami ng paraan na mag-ano kami ng mga taga-Palawan para pumunta dito, magagawa ng paraan para makauwi kami lahat sa Palawan. Kaya nag-create ng group chat ang grupo ni Alvin ng mga OFW from Palawan at hinanap ang mga ito upang makabuo ng hinihinging bilang. Nasa 65 na ang bilang ng mga OFW from Palawan na gustong makauwi na stranded dito sa Maynila. Hindi pa rin sasapat ang bilang nila. Pero hahayaan na lang nga ba sila dito sa airport na baka umano mas mahawa pa ng coronavirus sa tagal ng aksyon ng pamahalaang nasyonal o lokal. Sino po taga-Palawan ito?